si Jim Boy, I've heard na ito ay dating kawani ng Philippine Navy, tama ba? Yes, Idol Rafi, si Julian Paningbatan. At sa Navy po, nag-awol po siya noong 2019 at napag-alaman din po natin na meron kaso din pong carnapping and robbery po. Oh, may carnapping na may carnapping pa, magkaiwala na kaso. Yes po. Okay, ilan ba ang nasawi dito? Tatlo po, Idol Rafi. Ang mga biktima po ay si Angelica Belina, si Tashin, opo, Joshua Branzuela. Joshua, okay. And si Mark Ian Desquitado. Ang hinala po dito, Idol Rafi, tinitignan ang gulo po dito na pagpatay po ay dahil po sa love triangle po. Di umano, Idol Rafi. Si Angelica, kaano-ano ni Jimboy ito? Ex po. Mag-ex po sila, meron po silang anak ni Jimboy. Ayun, okay. At itong si Joshua at saka si Mark, nandun sa transient house na yon. Opo, yun po ang sinasabi po, Idol Rafi, nandun po sila. Nasa labas po ng transient house po. OFW to sa Japan. Yes po. Magandang hapon sa inyo. Piniente, ano na po ang lumilitaw sa ginagawa niyong investigasyon ngayon? Opo. Ngayon po, sir, yung kaso po na i-file na po natin sa prosecutor's office, ang kinaso po natin sa kanya, sir, ay 3 counts of murder po. Okay, good. Mabigat-bigat yan. Okay. Base po sa inyong ginagawa investigasyon, bakit po nagawa yung krimen? Ano po yung motibo nitong suspect, Teniente? Sa tingin po namin, sir, yung assessment po namin as an investigation po ay crime of passion po. Po ito, sir, dahil po napag-alaman po namin na itong isang victim na si Tashane ay dati po siyang boyfriend nung victim natin na si Belina, yung babae po. Si Angelica at saka si Jimboy ay dati magkasintahan. Yes po, yung victim po natin na si Angelica at saka yung suspect po na si Julian ay dati po silang magkalibin. Oh, may anak po sila, tama. Okay, dati po silang magkalibin ni Julian, aka Jimboy. Yes, meron silang anak. Okay, sige po. Tapos po, Tiniente. According sa pagtatanong po namin sa family po, itong si Tashin po, yung isang victim po natin. Tashin Joshua. Ay, matuna siyang naging boyfriend ni Angelica. Tashin. Okay, si Tashin po, si Joshua po, yun yung Joshua. Yes po, sir. Okay, sige. So si Joshua at si Angelica po, magkaano-ano, sir, ulit? Mag-boyfriend din po sila dati, sir. Itong si Angelica, yes po, bago siyang maging sila ni Julian, si Joshua muna ang kanyang naging boyfriend? Yes po, sir. Okay, and then ano naman po kinalaman ni Mark Ian? Si Mark Ian, sir, ay kababata po nila as isa po siyang grab driver. Siya po dapat ang kinukontak po ni Angelica na maghahatid po sa kanya sa airport. Kasi nga po, itong si Angelica ay paalis na po pa OFW papuntang Japan po. Yun nga raw po, opo. So ngayon, itong si Mark Ian ang magiging driver? Yes po, sir. Maghahatid po sana sa airport po. At sa paghatid sa airport, kasama itong si Shane Joshua? Yes po, sir. Kasi isang lugar lang sila at magkakababata po sila doon sa gate report sa Fortunipato. Okay. Marami rin pong kaso itong si Julian. May kanaping, meron pang... Sa aming report, sir, itong suspect po natin, sir, ay meron siyang 4 na warrant po. 4? Wow. Yes, okay. Ano-anong kaso? Ang akala ko, 2 lang. So ano-ano po yung kaso niya, yung 4 na warrant, sir? Itong warrant niya na 4, sir, mayroon po siyang carnapping, dalawang carnapping at saka robbery po, sir, sa Pangasinan at saka sa Pasay po. Wow! Aba, talagang recidivist, katalamak na kriminal ito. 2 kasong carnapping, 1 robbery sa Pangasinan tapos isa sa Pasay. Okay. Yes po, sir. Eh bakit hindi po mahuli-huli ito? 4 na pala outstanding warrant niya, sir. Kapag sa pag-investiga po namin nga, sir, dun sa Pangasinan, sa Bayanibong Pangasinan, naging top 3 most wanted din po nila yan doon, sir. Top 3 most wanted. Siguro magaling magtago, kaya hindi siya ma-tsempo-tsempo ang mga polis natin. Yes po, sir. Maaari po siya kasi isa po siyang awol na Navy po. Kailan na po siya nag-awol? Almost 2 years na po yata, sir, kasi 2016 lang naman po siya tumatok sa Navy po. Ayun, okay. At large po siya ngayon? At large po siya ngayon, sir. Yan, continuous pa rin po yung ating follow-up dun sa mga kaibigan natin. Pero matibay na po lang may ebidensya ang hawak niyo ngayon, sir, para siguradong kaon na siya kapag siya Yes po, sir. Matibay na po ang aming hawak na ebidensya na nagpapatunay po na siya po talagang salarin dun sa pamamaril po. Kita naman po sa CCTV ata, sir, di ba? Meron kay CCTV? Yes po, sir. Nakita po sa CCTV at saka po kinonfirm mismo ng mga kapatid mo ni Angelica
na yung suot niya at saka mga gamit niya ay kilala po nila dahil nga po siyempre naging parang naging bayaw ba nila nun. So ito is sir... Hindi po sila sir ni Angelica po eh, kaya pamilyar na pamilyar po sa kanila yun po. Parang crime of passion po ito sa ELO. Yes po sir, yun po ang tinitingnan namin ang gulo sir na crime of passion. Kasi oh, po ang time na binaril niya po si Angelica ay magkakausap po ito sila sa Shane, Joshua sa Shane at saka yung kaibigan nilang drug driver at saka inabutan po niya. Kaya po pinagbabaril niya po ito. Tatlo yung victim niya. Grabe to. Okay. At meron na po silang anak ni Angelica? Yes po. Meron po silang isang baby boy na 2 years old po. Sige sir. From time to time, ipa-flash po namin. Pag lumabas na po yung warrant, bigyan niyo po kami ng litrato para i-flash po namin sa aming mga social media accounts. Para kung saan, sino man nakakilala sa kanya, agad-agad itawag sa inyo. Ibigay niyo po sa amin din yung inyo pong telephone number dyan, tiniente, para makipagtulungan kami sa inyo, magbigay ng information, sakali man may magbigay sa amin ng tip tungkol sa kinaroon ng taong ito. Ano po. Salamat po, tiniente, sir. Yes po, marami pong salamat po, sir. Makakasat ako po kayo po na yung ating kapatulidan dito sa tagig po, sir, ay makipagtulungan po sa ikakalutas po ng ating kaso po. Ganito na lang gagawin natin. Padala ka rin ng reporter, tingnan natin kung anong klaseng tulong may bibigay natin sa tatlong pamilya, sa mga kapamilya nitong si Angelica, si Joshua, at si Mark Ian. Tutulong tayo. Noted po, Idol Rafa.